Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! The Lord deserves all the praise and the glory and the honor. He is amazing God. He is wonderful. Hallelujah! Napaka-faithful po ng ating Panginoon. Muli po, ang ating pong mahal na pastor, si Rev. Ricky and Pastor Mylene. Hi po! We miss you here. Come on, mga kapatid, palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Let's pray, Lord. We thank you so much, O God, for your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, that you never fail us, O God. Salamat, O Lord, for gathering us today and for delivering your people, Lord, from all their troubles, O God. And I know and I believe that today is the day of our salvation, today is the day of our deliverance, and today is the day of our breakthrough. Maraming salamat, O Lord God. Itago niyo po, Panginoon, iyong lingkod, O God, sa inyong likuran. And I pray for the Holy Spirit to move freely and mightily in the lives of your children. Maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Napakabuti ng Lord! Okay, bago ako mag-start, kung may kasama ka dyan, ano, sabihin mo sa katabi mo, wherever you are, tapikin mo sa agad, ano mo, wherever you are, just be there. Okay? Kasi minsan, kahit katabi mo, pero yung mind niya, nasa ibang lugar siya. Kaya siguraduhin mo siyang nandyan siya. Amen? Alright, so ang ating pong topic ngayon, no? I'm so excited talaga kasi Tuesday pa lang, nararamdaman ko na actually na parang ako yung ano, magpipreach this Friday. So may binigay na number si Rev sa amin, mga primary, na para makontakt namin sila. Medyo hesitant ako tawagan kasi baka biglain ako. And thank the Lord, tama ang aking hinala. Kaya nandito ako ngayon. Tama yung discernment. Ano. Salamat sa Panginoon. And I asked the Lord kung ano ba yung mensahe niya. And you know what? I'm so excited kasi alam ko, the Lord will do something amazing sa hapon na ito. No? Sa araw na ito. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, humanda ka. Magkaroon ka ng teachable heart. Nako, pag teachable heart na pinag-uusapan, hindi nakatingin, no? Sabihin mo talaga, magkaroon ka ng teachable heart, ha? Mag-seatbelt ka. Nahihirapan ako kasi baka dumulas ng konti, ano? Alright, so ang ating pag-uusapan ngayon, ang topic, so when I ask the Lord, na-excite naman ako, kasi sabi nga ni Tatay Reva, no? Sabi niya, dapat ang mensahe natin, alalabol. No, dapat maalala mo at madali lang po siya. So alright, ang topic po natin ngayon ay tinawag nating paki-flash nga, sabay-sabay tayong sabihin. FB Live. Oh, grabe. Sino na excited diyan? Taas naman ng kamay. Ano kaya tong FB Live na to, no? Alright, FB Live, no? Natutuwa ako kasi nung habang nagbo-browse ako, may tinitingnan ako, may nakita akong mga nagbebenta. Na may nagmamine, ano? But anyway, before we do that, let's go to Exodus chapter 14, verse 21. Sabi po dito, then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into a dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with the wall of water on their right and on their left. Grabing experience yan, no? Siguro kung nandoon ka, makikita mo sa gilid mo may whale, ano, na dumadaan. Grabe, no? Matindi to. Later babalik ako diyan. Bakit po kaya FB Live to, no? I will explain to you and na-excite ako. Ganito po siya. Habang nagba-browse nga ako kanina, nung previously, ang dami nag-FB Live. So tiningnan ko, ano ba ang ginagawa ng mga tao nag-FB Live? Usong-uso ngayon yan, di po ba? So merong mga tao, ang ginagawa nila para makilala sila, nagkakaroon sila ng mga question and answer sa daan-daan, no? Sino lang makikita nila. Yung iba naman, nag-i-interview ng mga influencers. Ha? Tama ba? Mga iba nag-tutorial sila or DIY. Yung iba naman, nagkakaroon ng mga educational videos. Anong kinalaman nito, Pastor? Basta mamaya. Alright? Iba naman, mga big announcements. Talagang nila live pa nila, no? Yung iba naman, nagbebenta. Ito yung usu-uso kasi nung nakita ko, may isang kapatid, no? Talagang, oh, ito, number 3, 4, 5, two dirham lang, two dirham. Grabe, sabi ko. Grabe, ito yung
Ito yung talagang, alam mo yun, determinado siya. Alam niya, kahit dagdodos lang yung binibenta niya, oh, yayaman siya doon. At may nakita akong may nagmamine. Ang daming nagmamine. Grabe. Narinig niyo po boses ko? Taas ng kamay pag clear po yung boses ko. Hallelujah. Praise God. So, ang daming nagmamine. Tapos, marami namang nag-FB Live na nagba-Bible study. Yung iba naman, church service. At iba naman, yung mga spiritual activities. And you will find out na minsan, kahit iisa o dalawa lang audience, talagang tuwang-tuwa sila kasi nag-FB Live sila. Ano ba ang pinoportray nila dito? No. Bakit kaya FB Live ating title? So, maya-maya. So, isasantabi ko lang muna to. Yo, bakit FB Live? But let me proceed to the next slide. Ano po sabi doon? Do you know the importance of unity? Ano ba yung unity? Ah, that's a good question, no? Sabi dito, the state or fact or being united. Okay? Ibig sabihin, iisa sila. Combined into one. As of the parts of a whole, unification. Everybody say unification. Absence of diversity and varied or uniform character. Oneness in mind. O, sabihin mo sa katabi mo, oneness of mind. O, feeling. Ibig sabihin, iisa. Alright? As among a number of persons, concord, harmony, or agreement. So, pag nakita po natin dito, no? Pag sinabi nating unity, iisa. Iisa ang puso, iisa ang isipan, iisa ang lahi. O, di ba? Ano, may kanta yan, di ba? Iisa ang ating lahi. Eh? Lihi ba yun? Lahi. Yun. Anyway, so, napaka-importante po pala ng unity, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Alright? Bakit po kaya? Tingnan natin sa Genesis chapter 11, verse 6. Makikita mo dito, the Lord said, as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Nakita niyo yung hinighlight natin dyan? Alright? Nakita niyo yung ano natin? Yung ating tawag dito? Yung naka-highlight dyan? Nothing they plan to do will be impossible for them. Ano ibig sabihin po nito, no? Alright? Makikita mo to, no? Katulad niyan, yung building na yan, ano? Yung building ng Burj Khalifa, no? It seems impossible to make, no? Napaka-imposible niya talagang i-build yan, no? Ginagawa pa lang siguro niya, parang ano ba yan? Ang hirap naman ito. But then, what happened is, nagawa nila. Bakit? Kasi iisa ang kanilang purpose. Iisa ang kanilang isipan. Iisa ang kanilang goal sa buhay. Di po ba? Kaya mahirap siya, pero naging possible sa kanila kasi iisa sila. So, imagine the company would have the same language, no? May sales sila, ang utak nila, puro sales. Sigurado ko, lahat ng mga kumpanya dito magiging profitable. Kasi when an organization at hindi sila iisa, sabog-sabog yan. Ibig sabihin, wala silang maa-accomplish. Pero tandaan mo, no? Sabi ni Lord, pag united tayo, nothing will be impossible. Ibig sabihin, we can accomplish a lot of things. You as a family, you can accomplish a lot of things. Amin po ba? Alright, imagine a family full of love, no? Pag ang language sa loob ng bahay, puro pag-ibig, puro, I love you, mommy, I love you, daddy, di ba walang war? Tama? Di ba walang hate? Talagang pag maaga ka uuwi, talagang uuwi ka diretso sa bahay kasi your house is full of love. Kasi the language that you entertain in the house is love. Okay? Imagine mo, pag sa loob ng bahay, ang spirito na win-welcome nyo is puro chismis, puro, tawag nito, puro backstabbing. Nako, sabi ko sa iyo, ayaw mo umuwi sa bahay. Alright? But you can only have peace if everyone in the house speaks love. Nagpo-forgive ang bawat isa. Ang sarap ng feeling na yan. Amen? Imagine ngayon if the church have the same vision, the same heart, and the same passion, and the same language. Alright? Ano bang language na to? Win souls and make disciples. Again,
Ano bang language na to? Pinagsasabi, win souls and make disciples. Kita nyo, ako lang ang nagsasabi ng win souls, hindi kayo sumusunod. Bakit kaya? Okay, ulitin natin ha. Kasi dapat united tayo. Iisa ang ating isipan, no? Pag sinabi natin, win souls and make disciples, sabay-sabay tayo, dalawang beses ha. 1, 2, 3, go. Win souls and make disciples. One more. Win souls and make disciples. If we have the same language, if we have the same goal and the same mindset, totoo yung pangarap ni Rev. We will have a world harvest. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. The Word of God said, nothing they plan to do will be impossible for them. Yung goal ng network leader mo na mag-disciple kayo at mabuo yung 12 nyo, mabuo yung network nyo, mapapangyari yan pag kayo lahat, tayo lahat, ay iisa ng lingwahe. Iisa ang puso natin. Amen. Lahat ng mga nag-agree sa akin, kaway-kaway lang kayo. Amen po ba? You have to understand this. It is very difficult to accomplish a certain task pag mag-isa ka lang. Tahimik sila, oh. Paano yun? Totoo yun. Lalo na, network nyo. Tapos sa network nyo, alright, may pinapagawa ang leader nyo. Pumunta tayo doon sa isang lugar. Mag-jogging tayo kunwari. Pero ang gagawin natin, magde-disciple talaga tayo doon. Mag-evangelize tayo. Naset yung schedule to evangelize, sad to say, yung iba, hindi pumunta. Alright, sakit no. Nag-announce ng mentoring, okay, ang heart ng leader, I want to encourage my network. I want to train them because I want them to be the leaders. Kasi ang daming kaluluwa na kailangan maligtas. Sabi na leader, mag-mentoring tayo. Nag-text si disciple, excuse me po. Ah, grabe no. Sino naka-experience yan? Mga leader, taas ng kamay dyan. Sigurado ako. No. Excuse me po. No, sabi mo sa katabi mo. Lalo na pag kilala mong lagi nag-excuse me po. Tingnan mo sa mata, sabi mo, ikaw po yun. No? Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga kanina sa prayer ko, let us have a teachable heart. Because tonight, the Lord will really change our heart. Ang hirap po kaya gumawa ng isang bagay, ang hirap mag-change ng tao pag wala kang teachable heart. Ang hirap. Bakit? Kasi you will always fight what you think is right. Kasi wala kang teachable heart. Tignan mo yung katabi mo, may teachable heart ka ba? Naalala ko si nanay pag nagsalita siya, no? I miss talaga nanay. You have a teachable heart? Ganun na si nanay. No? Tingnan mo lang katabi mo, sabi mo, do you have a teachable heart? Wala, nakikita kong iba, hindi hindi gumagawa, oh, kita ko, oh, hindi sila nagpa-participate. Kita mo, kahit dito, hindi nag-unite, oh. Kasi hindi sumusunod. Okay, tingnan natin ulit. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, do you have a teachable heart? Huwag naman yung British accent. Alright. One of the biggest challenge ngayon ng mga leaders natin is, ano po yun? Yung mga disciples are disoriented. Ouch. Amen. Sino dito mag-agree? Magkaway na lang ng kamay. Paano disoriented? Ang sabi ng definition dyan natin, no? Is having lost one sense of time, place, or identity. Minsan, naglaro ng basketball, hindi nakashoot, nagmura. Nakalimutan ng kanyang identity. Ay, Christian pala ako. Sorry. Ha? Tama po ba? Minsan, nawala ng loss of time. Bakit? Alam niyang cell group ngayon, pero wala. Ay, tinayming pa yung grocery. Grabe, no? Ang mga tinatamaan dyan, no, pag ikaw tinamaan, magbago ka. Huwag kang umilag. Alright? Yung mga katabi mo na sa tingin mo tinatamaan, ano mo lang, medyo himasin mo lang ang likod, no? Parang ikaw yun, ah. Tapos, himasin mo rin yung batok mo, kasabihin mo, ako din yun.
Amen? Alright. So, etong matindi niyan, no? Minsan, sa sobrang kabisihan mo sa buhay, magugulat ka na lang, rapture na. Hello? Pero hindi mo pa rin alam. Bakit? No? Minsan kasi ganito, pag nagpatawag ang leader mo, lagi kang wala sa hulog. No? Bakit kaya pag pina-follow up ka ng leader mo, pag bungad pa lang, anak, kamusta ka na? Okay lang po. Ganun agad. Wala man lang, ay tay, okay, grabe, napakabuti ng Lord sa life ko, tay. Kami-miss kita, kamusta ka na? Diba? Parang ganito yan eh. Parang pag pinaloob, example, sabihin ko, oh, anak, kamusta na yung araw mo? Okay lang po, tay Jam, nasa trabaho kasi ako ngayon eh. Ala, you don't want to talk to me? Parang ganon. Alright, mga leaders, I feel you. Palakpakan naman natin ang Lord dyan. Yung mga natatamaan dyan, medyo magbago lang tayo. No? Sabi ko nga sa inyo, tonight is the, today, or sa araw na ito, is the day where the Lord will teach you to be, one, to be focused. Number two, to have a teachable heart. Kung wala kang teachable heart, sinasabi ko sa iyo, wala kang matututunan sa buhay mo. You will never grow. Alright? You will become old, but your mind is still a baby. Diba? Para kang bunjing, no? Bunjing. Alright? Bakit kasi minsan tayong mga disciple, no? Mga disciple, ang daming dahilan yan, eh. Alright? Lalo na, naranasan ko yan, no? Sorry, ha, sa mga taga-network, taga-nation transformers dyan, no? Mga network dyan, lahat. No, pag tinawagan ka ng leader mo, sabihin mo, ay, busy po ako, pastor. Ano pa? Kasi po, kakakasal ko lang. Yung iba naman, kakabili ko lang po kasi ng lupa. Gusto naming i-dedicate. Tama? Ano pa? Kakabili lang po namin ng kabayo, pastor. So? Di ba? Basahin naman natin itong Luke 14:16-20. Akala nyo, sinasabi ko lang, biblical yan, oy. Alright. Signan mo dito, verse 16 ng Luke chapter 14. Ito yung dinagawa ko yung title, eh. Sabi ko daw, The Excusologist. Ah? Minsan yung mga kapatid natin talagang ginawa nila itong profession, eh. No? Naging Master of, Bachelor of Science in Excusologist. Tama? Verse 16, sabi doon, Jesus replied, A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. Okay? 17, sabi dito, At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who have been invited, Come, for everything is ready now. Parang ganito, Come, ready na, magsa-cell group na tayo. Come, ready na, church na. Come, ready na, may mentoring na tayo. Alright. Tapos, verse 18, But they all alike began to make excuses. Alright, okay, tignan natin. Excuse number one. Now, the first said, I just bought a field. Sabi doon, I just bought a field. I must go and see it. Oh, grabe. Kakabili ko lang ng field eh. Amen. Alright, and number two, ano sabi doon? Another said, I just bought 5 yoke of oxen and an oma way to try them out. Please excuse me. Okay? Ano yung una? Kakabili ko lang ng lupa po. Please excuse me. Kakabili ko lang po ng 5 baka. Please excuse me. Ito yung matindi. Sabi niya, verse 20, I just got married. Wow. So I can come. Iniba niya naman, hindi naman please excuse me. So I cannot come. Diba? Minsan ganun eh. Ang daming dahilan. I'm sorry, I cannot come. Tapos na. Hindi ka na pwede follow. Pag finalo up mo yan, Pastor, hindi ka ba marunong umintindi ng importante at hindi importante? Pa-importante ka, Pastor, ha? Ang sakit, no? But, you know what? Some of you tinatamaan, some of you hindi. Bakit? Kasi baka matigas na. Oh, sakit. Kaya sabi ko sa iyo, maghanda kayo ngayon. Mag-seatbelt kayo. Ang isang seatbelt na hinihingi ko sa inyo, dalawa yun, yung bago ngayon, dito nakalagay, oh. Ganyan. Di ba dito yan? Yung ano, sunod, dito na, sa bibig na. Tikop mo lang bibig mo. At makinig ka, at magbago ka. Amen? So, paano ba to?
Verse 18, balik natin doon. Ano? Ayan, sa next slide po. No? Sabi doon, verse 18, ano bang ibig sabihin nito? Alright, ang sabi niya doon, kakabili ko lang ng lupa. Oh, does it mean that material things are more important that you're calling for the kingdom of God? Oh, paano to? Right. So, sorry, verse 19, ah, nakalagay pala dyan, ano, I just bought, not field pala yan, ano pala yan, sorry. Ah, nakalagay pala dyan, I just bought 5 oxen. So, example, oxen kasi, it represent nung unang panahon, importante yung mga baka na yan eh. Kasi yun yung pang business nila yan eh, pang bungkal dyan ng lupa, tama po ba? Pang araro yan. So, next is, does it mean that your business and your work are more important than your business and your work for the kingdom of God? Does it make sense now? Ito, verse 20, I just got married. Ito, is your horizontal relationship is more important than your relationship with the King of Kings? Pastor, tama na. I had enough. Kapatid, 38 slides to. Walo pa lang. Sinasabi ko sa iyo, humanda ka talaga. Amen. Sino dito na nabibless? Taas ang kamay. Amen. Excited ka ba? So, the greatest question that I'm going to ask every one of you right now is, who is your priority? Yung iba hindi makatingin sa akin kahit nasa camera lang yan. Ah. At ikaw, tinitingnan kita. Huwag ka na lumingon. Ikaw yun. Sino ang priority mo? Amen. Alright. So, imagine mo na lang ha. Imagine mo, no? The time of Exodus na. No, part, sabihin natin mga Israelita ka. Exodus na. Palabas na ng Egypt. No? Nung araw na napagpunta na ng Egypt, kapatid, hindi ka makaalis. Bakit? Kasi naglalaba ka. No, baka yung iba doon nagsasampay pa ng dami. Pastor, sandali, nagsasampay lang ako. Alright. Yung iba, naglalaro. Parang iba, matindi. Naniligaw pa. Bakit? Kasi disoriented eh. Walang unity eh. Sinabi na itong gawin, iba yung ginagawa. Sinabi na mag-evangelism, ang ginagawa, nag-fishing. Pastor, di ba, the Lord said, Jesus said, I am called to be a fishers of men. Talaga, literally, nangihisda ka sa dagat. Maktum bridge daw. Grabe naman. No? Grabe. Is that right? Or left? May truth ba ang sinasabi ko? Taas niyo kamay niyo. May katotohanan po ba ito? Amen. Kaya tandaan mo, today is the day of your deliverance. But the problem is, asan ka, my friend? Yan ang minsan eh. Alam mo, pag pinatawag ka, na merong example, mentoring, tapos na-miss mo yon, oh no, my friend. Hindi mo alam, baka yung topic na yon ay para sa'yo yon. But you miss it. Kaya nagpapasalamat ako dyan sa mga nag-invite ano, at mga first-time attendees natin. Today is really your day of deliverance. Alam mo bakit? Kasi mahal ka ng Lord eh. Amen. Today you will experience a deliverance that you never experienced before. Hallelujah. Because today you will encounter our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya ang tanong dyan, oh, today is the day of your deliverance. Asan ka? Dapat natutunan mo kung paano harapin ang challenges mo sa life. Kaso nung nagpatawag ang leader mo, inaway mo pa. Pastor, hindi mo naman ako naintindihan eh. Puro ka spiritual eh. Oh, ganun. May ganun. No, minsan magugulat ka na lang. Asan na yung leader ko? Nung hinanap mo, wala na. Bakit? Rapture na. Ouch. But this is something very important. I want you to take note of this. You can only prioritize something that you see which can benefit your future. Those who agree, raise your hand. Those who understand this word, raise your hand. You can only prioritize something that you see which can benefit your future. Totoo ito. Kaya alam mo minsan, yung iba pag in-invite mo sa cell group, no? Mabilis pa yan sa alas 5 kasi magbe-benefit yun ang future niya kasi bukas wala siyang
baon. Kaya may take out lagi sa cell group. Kaya lagi doon. Benefiting. Huwag ka mag-alala, kapatid. I also did the same thing before. Magkakasama tayo dyan. No. Ipa-prioritize mo lang kahit sa work, di ba? Pina-prioritize mo lang, gagawin mo to kahit hindi part ng work mo kasi nakikita mo na one day magiging position mo yon. Tama? Hello? Minsan kahit anong hirap gagawin mo kasi alam mo may benepisyo yan sa'yo. Mag-a-undergo ka ng training. Ano? Training na naman to. Pero pag nakita mo may benefit yan sa'yo, nakikita mo na, ah, pag ginawa ko to, magiging manager ako. Gagawin mo yon. Kaya yung iba, lahat ng mga businesses sinusubukan, alam mo bakit? Kasi nakikita nila, gusto nila magkaroon ng financial freedom. Amen! Amen! Of course! Nakita mo na kasi na victorious ka eh. Alright? Kaya tandaan po natin, no? Let us be united. With one purpose, only then we can accomplish our dreams. Ito po minsan, no? I just wanna tell you, sa lahat ng mga leaders na naka-experience nito, taas niyo po kamay niya. Na minsan nagpatawag ka, hindi ka pinapansin. And mga disciples mo, master and a doctor of excusologist. Grabe, ang dami. Dami excuse. Wala ka namang desire. Ang pangarap mo lang naman is for them to grow, for them to really encounter God, and for them na talagang mapagpala sila ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Minsan po, no? Alright? This is the truth on this. Sino sa inyo dito ang nahihirapang sumusunod o sumunod sa network leader mo at sa cell leader mo? Huwag ka na tumaas ng kamay. Pero alam na alam mo na nahihirapang ka sumunod. Bakit? Ano kaya yun, Pastor? Bakit kaya? No? Bakit kaya nahihirapan ka? One of the reason na hindi ka sumusunod o hindi mo ginagawa yung ginagawa as a church or as a network kasi hindi mo nakikita yung nakikita ng leader mo. Ang hirap mo intindihin, Pastor. Mahirap talaga. Kahit ka kami, nahihirapan din kami. Grabe ka, ikaw lang ba may feeling? May feelings din kami. Amen. I'm not here to say anything but I'm telling you what the Word of God is telling you today. Kagabi habang ginagawa ko to, hindi ko maintindihan ang aking sarili. I'm telling you, ito no, some excuse mo sa makakain, 5 beses ako nagsuka. I was preparing this message. Hindi ko alam, nang lalamig ako. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Grabe, sabi ko, itulog ko muna pagising. Ah, grabe po talaga. Because I know today, the Lord will do something great. The Lord will open your mind. The Lord will open your heart. Because the Lord wants to change you. Because God has called you for something great that you don't know. Today you will know and you will do it. Tignan mo kasi sarili mo, leader ka. Hindi mo kasi nakikita ang sarili mo, leader ka, kaya dami mo reklamo. Ang dami mo nakikita na hindi naman dapat pansinin. Yung mga leaders dyan, mga network leader, kaway-kaway kayo kung tama itong sinasabi ko. Baka ako lang nakakaramdam nito. Amen. You need to see what your leader saw. Tama ba itong aking grammar? Tama naman siguro. Alright? Just like Moses, he saw what God has seen. Kaya matindi yung ginawa talaga ni Moses. Tutuloy-tuloy ka lang to. Kaya challenging and discipleship kasi we cannot see what our network leader saw. Yung nakita nila. No. Sa tingin nyo, ito ha, sa tingin nyo, dadami kaya tayo kung ang mga primary leaders ay hindi nila nakikita o hindi namin nakikita yung nakikita ni Rev, ni Tatay Rev at ni Nanay Pastora Maylene, yung world harvest na to. Sa tingin mo, dadami tayo? No. We answer the calling because we agree and we saw that people need Jesus. And yung passion ng ating mahal na pastor ay nag-aapoy sa heart nila. Kaya nga tayo nagkakaroon ng Wi-Fi Olympics for us to use that as a platform para makapag-invite tayo ng maraming kaluluwa na makakilala sa Panginoon at ma-disciple natin at one day maging leader din na katulad mo. Kaso tamad ka. Grabe, palakpakan mo naman ang Lord. Medyo naano na ako. Saglit lang, painom mo ng tubig. Hallelujah. I'm on fire because I know
Tandaan mo to. Today is your day of your deliverance. The Lord wants to change your mindset. Huwag kang utak slave, my friend. No, tingnan mo katabi mo. Huwag kang utak slave. Alright? You will never understand your pastor, your network leader, your cell group leader, unless you become one. Do you agree with this? Taas mo kamay mo. Minsan kasi, crazy idea yan eh. Huh? Minsan, impossible task. Minsan, puro by faith. Puro by faith talaga tayo. Mostly, hindi mo talaga naintindihan. Bakit? Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba kausap niya o si Lord? Kaya ka nagre-reklamo lagi kasi hindi mo nakikita yung nakikita ng leader mo. Nakikita ko ang tahimik niyo lahat, ang iba nakayoko na lang. Okay lang yan, I understand. Do you really see what your network leader see, or do you really see what your pastor see? Or so, nakita niya. Hallelujah. Alam niyo ba, nothing changed. Kasi ganun din naman ang reaction ng mga Israelita kay Moses eh, pagtawid ng Red Sea. Basahin natin sa Exodus 14 verse 11. Grabe, noon pa pala yung pastor. Yes. Alright, ang sabi doon, basahin natin. Exodus 14:11, they said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Grabe. Minsan pinipilit ka na ng leader mo. Mag-cell group ka. Halika dito mag-mentoring. Mag-pray tayo. Puro ka decline. Okay na kasi ako dito, pastor eh. Okay na ako dito eh. Alam mo, nakikita ng pastor sa iyo, you are enslaved. Gusto ka niyang iligtas. Gusto ka niyang network leader mo. Naku, iwasan mo yan. Halika dito. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Naiinis ka pa sa kanya. Pero ang totoo niyan, you are just scared. Pastor, ano sinasabi mo? You are just scared. Can you show the next slide? Itong tatlong bagay na nakikita ko dito. Lumalabas ang tunay na laman ng puso mo pag scared ka. At nalalaman din ang plano mo. Pag takot ka o pag kinakabahan ka or you are scared. Amen. So, anong plano? Anong plano nila? It would have been better for us, sabi niya, to serve, let us serve the Egyptian. Lun na yung plano nila. Amen. Tapos sabi nila, ano gusto nila magsulo? Sabi nila, gusto lang namin kasing maging slave ng Egyptian eh. Tapos, anong plano? Gusto naming mamatay. Wow. Edi wow. Mas gusto mo pa yung maging slave ka at alam mo ang result, mamamatay ka rin at the end. Pero gusto mo yon. Edi wow. Amen? I'll tell you the three things that people do when they are afraid. Number one, they lose their sanity. Hindi na kasi nag-iisip. Pansin nyo to. Number two, naka-survival mode yan. Pag sinabi mong survival mode, ito yung kahit na slave ako, basta mabuhay lang ako. Kahit kumapit ako sa patalim, basta mabuhay lang ako. Ayan yun. And number three, aggressive. Itong matindi. Alam mo bakit pag sinabi mo aggressive? Dangerous to. Kaya tong pumatay ng tao. Hello? Are you with me? Are you still here? Kaway-kaway naman dyan. Amen. So, itong matindi, no? Fear is very contagious and it's more dangerous than COVID-19 and Delta, ang bago ngayon. Because fear can kill your dreams and your hopes. Wala yan sa slide. Kaya nga po, no? For us to be successful in our ministry or in the vision, we need to be united. We need to trust, to support, love, and respect, and encourage your leaders and your pastors.
Ang napaka-importante sa lahat, kailangan makita mo yung nakita nila. Amen. Amen po ba? Minsan ito yung masaklap, mga kapatid, no? Yung leader mo, sumusunod lang ng instruction ng Lord para ikaw ay lumaya, no? Para magbago ang buhay mo. Tapos ipinagpipray ka at iniiyak ka kay Lord. Tapos ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung nagtatampo-tampo sa kanya. Hello? You know what? Be thankful ka naman kay Lord dahil may leader ka. Alam mo ba ang leader mo? Yan yung modern day Moses mo. Hello? Your leader today, your primary leader today, your pastor today, that is your modern day Moses. Yan ang magdadala sa iyong land of what? Flowing o promised land mo. Hallelujah. Tandaan mo to, no? Kahit ikaw reklamador, kahit ikaw rebelde, alam mo, leader mo, nagpipray pa rin sa iyo. Kahit sakit ka ng ulo niya, pinagpipray ka pa rin niya. Pastor, tama na, nasasaktan na ako. Talagang dapat masaktan ka lang kasi ang pastor mo nasasaktan din. Grabe ka. Oh. Pinapanalangin ka na baguhin at pagpalain ng Diyos kasi mahal ka ng leader mo eh. Makinig ka ngayon. Para sa iyo to. Alright. Alam mo kahit, sabi nga ni Pastor JM, nauubos na yung buhok niya sa ulo niya dahil sa kakapray. Dahil ang tigas ng ulo. Di ba? Grabe kapatid ha. Tandaan mo to, kahit ano man ang ginawa mo, kaya ka pa rin ipaglaban ng pastor mo. Ha? Bakit? Pinaglalaban ka niya kay Lord. Dapat paslangin ka na eh. Pero pinaglalaban ka pa rin niya kay Lord. Alright? Tandaan mo to. Kanina, umiyak talaga ako sa Panginoon. You know what? I saw. Nakita ko yung nakikita ni Tatay Rev at ni Pastora Mylene. Umiyak talaga ako habang ginagawa ko to. Kasi sabi ko, grabe ang bigat na binigay ko sa mga to. Grabe ang katigasan ng ulo ko. Pero hindi nila ako ginive up. Hindi nila ako pinabayaan. Pinagpray pa rin nila ako hanggang mapagpala ang buhay ko. Ikaw, ano na ba nagawa mo? Hindi ako galit. Tandaan mo to, magpasalamat ka sa leader mo kasi tandaan mo to ha, alam mo ba ang mga leader mo nasasaktan din? They don't need encouragement. Ang dami mga primary leader dito, alam mo bang minsan na nangihina na yan sila, nadi-discourage na yan sa paligid nila, in every way, nadi-discourage na yan. Yung iba hindi mo lang alam, akala mo masaya pero sa loob niyan umiiyak kasi ang daming umiwan sa kanila. Ang daming lumoko sa kanila. Ano pa? Ang daming umiwan kasi inutangan tapos umalis. This is true. Diba? Minsan may nagtag na nagbayaran daw utang, nagreply, babayaran ko naman po kayo sa club, diba? Kailangan pa ba talaga doon? Alright? Minsan, ito no, babalik ko lang to ulit. Kasi, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, you need to have a teachable heart. I want you to see what your network leader ang nakikita niya at nararamdaman niya somehow. This is a big question for all of us. Ha? Minsan ba naisip mo ang kanyang pangangailangan? Minsan ba naisip mo kumakain na kaya sa leader ko? Napapagod din yan, no? Nasasaktan din yan. Minsan download ka lang, download na sama na loob mo sa kanya. Pero mabigat din yun. Minsan kinamusta mo na ba yung finances niya? Minsan kinamusta mo na ba yung health niya, yung family niya? Okay ba siya? Mga kapatid ko, listen to this. Don't get me wrong. What I am preaching today is gusto ko lang ipakita mo ang pagmamahal at pasasalamat mo sa Moses ng buhay mo. Which is your pastor? Which is your leader? Imaginin mo ang buhay mo yon kung nasa Egypt ka pa. You are still in the land of slavery. Hallelujah. Look at this picture. Look at these slides.
These are the Moses of your life. Amen. These are the Moses of your life. Pwede mong palakpakan natin sila? Kaya be thankful. Tapikin mo minsan yung leader mo. Minsan i-bless mo naman siya. Not only yung material things. Magpasalamat ka ng buong puso mo. Huwag mo naman siyang kalabanin, my friend. Mahalin mo at encourage, supportahan mo leader mo. Kasi kailangan din nila ng totoong kaibigan at reliable disciple. Tandaan mo to, ang freedom and your way to your land of milk and honey is through your Moses, the Moses of your life. Kaya tonight, no, mamaya, puntahan mo naman yung leader mo. Bisitahin mo naman siya, yakapin mo. Iparamdam mo naman sa kanya na mahal mo siya at susuportahan mo siya. Grabe ka naman, Pastor. Yes! Tandaan mo to, your leader loves you. We love you as Primary 12. Mahal namin kayo. Our tatay, Rev. Ricky, and nanay, Pastor Ramaylin, mahal nila tayo. They loved us. Hindi mo alam, minsan iniiyak tayo niyan. You don't know behind the scene, no, of this, ng ating live streaming o ng preaching, you don't see how Pastor Ramaylin is crying. Alam mo bang nasa puso niya, Lord, touch your people, Lord. Lord, baguhin mo buhay nila. Ganun ang nasa heart niya. Tapos minsan, hindi mo papapansinin. Minsan, ini-snub mo pa yung leader mo. It's so painful. It is. You need to realize this. Because the Lord will bless you if you bless your Moses. Hallelujah. Alam mo, yung simpleng pagpapatuloy mo yan sa iyong paglilingkod kay Lord at sa ministry, it was already a great encouragement sa mga primary leaders mo and pastor mo. Actually, yung presence mo lang sa mga network nila, ang presence mo lang sa mga cell gathering ay malaki ng encouragement sa kanila. Lalo na pag nag-share sila, nag-mentoring sila, tapos pinopost mo sa Facebook yung natutunan mo, it's a great encouragement, ha? Minsan, wala lang sa'yo. Bakit? Kasi noon pa man, wala rin siya sa iyo. You don't see what your leader saw. This is the first time you heard me say of this, but tandaan mo to, mahal ka ng Lord, kaya gusto ka niyang magbago today at baguhin mong pananaw mo sa iyong mga leaders. I-value mo sila kasi mahal ka nila. Hallelujah. This is where I cried because I saw how Tyrev Ricky and Pastora Mylin really did their best for all of us here. They too cried. Minsan wala na sila, binibigay pa nila. Kahit sa family nila na dapat to, binibigay pa nila. Bakit? Kasi yun yung unconditional love eh. Pero minsan inaaway mo pa. Minsan ina-stop mo pa yung network leader mo. Hindi mo ba alam, minsan ang cell group leader mo, wala na pamasahayan? But you don't check. Hindi ka nagtatanong. Bakit? Kasi you don't care. The question is, do you really have a heart for your leaders? For your pastor? Today, itong gagawin natin. No? Hallelujah. My heart is on fire. I'm not yet, hindi pa to yung pinaka-ano natin. But my heart is on fire because the Lord wants you to experience the miracle you never experience by the time you bless and you honor the Moses of your life. Minsan kinakaligtaan mo sila kaya hindi ka umuusad. Binabaliwala mo sila. You don't value them. Alam mo ba, if you don't value the man of God or the Moses of your life, the Lord will not value you as well. Alam mo bakit? Sinabi ni Jesus, sabi niya, kahit isang baso lang ibinigay mo doon sa iyong, sa pastors o sa leader man yan, no? Para kay Lord, malaking bagay yun and you will receive the reward. Kaya if you honor the man of God, and if you honor your cell group leader, your network leader, I'm telling you, you will have God's reward. Can I invite everybody? This is not yet the closing. I would like everyone to stand up. And I want you to do things for me. Okay?
Hindi pa to closing, ha? Baka magpatugtog na kayo ng pang-closing. Okay? I want you to be serious about this. I want you to think about your network leader. I want you to think about your cell group leader. No? I will count 1, 2, 3, but before you do that, I want you to do things. Ready your phone first. Kunin niyo phone niyo. No? Gusto ko, I request everyone na i-text mo ngayon ang network leader mo. Sabihin mo sa kanya, thank you. With all your heart, send him a message. It's either on WhatsApp, on Facebook, Messenger, or anyway. Just send him a message. Thank you. Thank you for everything, Pastor. Thank you for everything, cell group leader. Come on, i-text mo sila. Kahit sa simpleng ganitong action lang, maramdaman nila. If you have the number of Rev. Ricky and Pastor Mylene, go, send them a message. Ako po kanina, ginawa ko na po ito kanina. Grabe na po yung iyak ko. Because I saw yung pagmamahal ni Nanay at ni Tatay Rev. I was crying. I called them. Di ako masyado makapagsalita. Because I value them. Tandaan mo yung leader mo, nasasaktan din yan. Minsan kailangan din nila ng thank you ba? Naiiyak ka? Normal lang yun. Dapat lang. Pag hindi ka naiiyak, ibig sabihin, matigas na puso mo. You don't learn. I-message mo. Magpasalamat ka naman. Alright? Alright, I'll give you 10 more seconds. Be serious. I-type mo yung gusto mong sabihin sa kanila, sa mga leaders mo. Sabihin mo, Lord, Tyrev, thank you. Salamat sa lahat. Pasensya na. Minsan matigas ang ulo namin. Sensya na, sometimes sasaktan kita. Come on, I give you 10 more seconds. No? Sabi ko sa inyo kanina, after nito, puntahan nyo naman please ang mga leader nyo. Hug them, thank them, honor them. They deserve that. You know why? Because wala naman yan silang bayad eh. They do that out of love. Alam mo, pag di-disciple sa'yo, yung pag-wi-win sa'yo, they do that out of love. They don't have received anything for that. Dahil mahal ka lang nila. Mahal na mahal ka nila. At least through this text, ma-express mo yung pagmamahal mo. Now, I want you to put your phone down. Hallelujah. Do you feel the anointing of God? Something is changing. Amen? Now, let us offer a 30 seconds clap offering sa ating mga leaders and mga pastors natin. Come on. For 30 seconds. Standing ovation yan. Come on. Come on. Stand up. Stand up. Tumayo kayo. Let's give our leaders a standing ovation of appreciation. Come on. Thank you. Thank you. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po. You may sit down now. Do you feel a relief after that? Sino nakaranas ng relief sa puso niya? Taas ang kamay. Nakaramdam ng gaan uli sa puso niya? Taas ang kamay. Hallelujah. Nakakaiyak talaga nito. Sabi ko sa inyo, ako umiyak na. Ha? Tandaan mo to. Just like Moses in the burning bush. Alright? Little bit extension ako ng konti. Bibilisan ko na lang. Exodus chapter 3, no? Makikita po natin dyan. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people Egypt. In Egypt, I have heard them crying out because of their slave drivers and concerned about their suffering. Brethren, dito pa lang makikita mo, no, na si Lord, pinapakita niya na kay Moses yung nakita niya. Ano yun? Yung misery ng mga Israelites. Amen? Pinapakita niya na. Now, this is for you. The Lord has seen your misery as well. The Lord has seen your trouble. Amen. Ito naman ang verse 8. Okay, sabi ng verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good, spacious land, a land of flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites,
Hivites and Jebusites. Verse 9, ang sabi dito, ito yung rescue plan ni Lord, no? Sa verse 8. Sa verse 9, makikita mo dyan. Bago ko mag-proceed ng verse 9, I just want to let you know that God has a rescue plan for you today. Kaya do not worry. Whatever struggles you are in, God have seen it and He has a rescue plan for you. And verse 9, ito pa, sinabi ng Lord. And now, the cry of the Israelites has reached me and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Whatever you are in right now, you are being oppressed. I'm telling you, nakikita ng Diyos yan. Dito sa conversation na ito, from verse 7, 8, and 9, dito dinadownload ng Diyos ang kanyang nakikita kay Moses. Do you understand? Si Moses ngayon, nakipag-unite doon kay Lord. Nag-agree siya. Hindi siya, ang dami actually nangyari dito eh. No? Pero kasi yung oras, tinitignan ko. No? 10, so now I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. No? Again, makikita natin dito. The Lord wanted Moses to see what he saw. And showing him the whole rescue plan, that is the greatest story ever heard, no, sa buong mundo, sa Exodus. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yan eh. Amen po ba? Amen. So, makikita mo dito, no, is that during this time, tuwang-tuwa talaga ako kay Moses. Ha? Alam mo bakit? Kasi dito, no, when Moses encountered the Lord, nag-usap silang dalawa, si Moses, ang dami pa actually hesitant eh. Lord, ayoko. Kilala niya kasi yung mga Israelites. Tama? Ang dami niya ng dahilan. Siya din, naging katulad mo rin. No? Ang dami ding excuse. Lord, hindi kasi masyado magsalita. O, oh, diba? Ganun din. Ano pa? Ang dami. How will the people know, Lord, na ako'y pinadala mo? O, yan. Pinakita ng Lord sa kanya ang miracle. Yan. Ang stick niya naging snake. Hinawakan niya. Yung kamay niya, pinasok niya sa kanyang cloak. Paglabas niya, ano na siya? Ketongi na. Tapos pagbalik niya, pagkita niya uli, okay na. Ang daming miracle na pinakita ng Lord. No. But there is three things, the best character of Moses that really stand out. We call that the 3B of Moses characters. Amen. Dito na po yun. Ito pa lang po yung start ng preaching natin, ha. Palakpakan naman natin ng Lord. Grabe. Sabihin mo, Lord, grabe ka. Hallelujah. O kahit doon lang naman, wala pa rin unity. O sabihin natin, Lord, grabe ka. Praise the Lord. Yun, may unity na. O. Alright. So, again. Ano to? Alright. Kasi ganito yan. No. The time na lumabas na sila sa Egypt, paglabas nila, nandun na sila sa may edge na. Anong edge? Edge ng dagat. Bakit? Kasi kailangan nila mag-cross ng Red Sea, di po ba? Pero una nun, hindi pa nila alam. Tama? The Israelite doesn't know kung anong mangyayari in the future. Basta sinabing labas, labas lang din sila lahat. Sunod sila lahat, which is good. Kasi united eh. United we stand. Divided by two. Ganun ba yun? Divided by two, nahati sa dalawa. Hindi. Ibig ko sabihin, labas, sabay sila lahat lumabas. Sumunod sila kay Moses. Ito na ang problema. Nagkaroon ng problema. Ito na yung problema. Nagkaroon ng problema. Ano yun? Oops! Dead end. Ano yun? Sa harapan nila, Red Sea. Tama? Sa kanan nila, kanan. Sa kanan nila, wall. Anong wall? Mountains. Dito, mountains. Sa likod, yung mga Egyptians. Haharangin sila, papatayin na sila. Amen? Ito na, nag-panic mode na sila. Ooh. Kaya nga sabi ko kanina, malalaman at malalaman mo ang laman ng puso mo pag ikaw nag-panic na. Pag ikaw ay scared na. Scared. I'm sorry. Scared. Okay? Alright.
Sabi ng Exodus chapter 14, ito na dahil natakot na sila, ito na. They said to Moses, was it because there's no grave in Egypt that you brought us into the desert to die? Tingnan mo, ang utak, patay. Kaya nga mga nagsabi, patay tayo dyan, delikado ka. Patay ka talaga, sinabi mo na eh. No? What have you done? Oh, ito na. Sinisi na si leader. Sabi niya, what have you done by bringing us out of Egypt? Ba't mo ako tinanggal doon sa dati kong mali, pastor? Ang saya ko doon eh. Wala nga akong, ngayon kung kailan ako na-born again, ang daming bangko tumatawag sa akin. Ala, sinisi pa yung pastor. Actually, inaayos lang ni Lord ang finances mo, kaya tinatawagan ka na ng bangko ngayon. Alam mo bakit? Kasi lagi ka tumatago noon eh. Ay, dami na tatamaan nata. Alright. So sabi nila, didn't we say to you in Egypt, leave us alone. Let us serve the Egyptian. Kita mo, utak sa, ano talaga, utak slavery. Pastor, ayok, gusto ko nga to eh. Eh, mali nga yan eh. Eh, mahal ko siya eh. Paano mo mamahalin yan? Ay, may asawa ka sa Pinas. Eh, oh. Eh, oh. Alis na akong church pastor. You're so bad. Oh, di ba? Masama pa pastor ulit. Kasalanan ulit ng pastor. Kasalanan ulit ng network leader. Di ba? Tapos ito pa sasabihin, would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. To die in the desert. Grabe. Mas gusto pa talaga nilang maging slave ng kasalanan kaysa mamuhay sa kapayapaan at sa mamuhay sa what? Sa freedom. Hello? Palakpakan naman natin ang Lord dyan. Amen? Imagine this is going on, no? Si Moses, ganyan ang mga naririnig niya. Instead na mag-isip ng solusyon tong mga Israelita na to, para sige, labanan na natin, total, marami naman tayo. Ang iniisip nila, mamamatay tayo. Hello? Sigurado namang outnumbered naman nila siguro yung mga Egyptians. They are, I think, in a million, shall we say. Pero dahil naunahan sila ng takot, kaya nga, di ba? Pag inahan ka ng takot, nung scared ka, hindi ka na nawawala yung sanity mo, hindi ka na nag-iisip. Kaya pala dapat. Is it true? Amen. No. Ito yung character na gusto ko kay Moses. Konti na lang po. Anong sabi niya? No. There is a bee that stands out. Si Moses mas naging brighter sa. In spite of the current situation. Amen. Lalo siyang lumiwanag. Itong sabi niya. Moses answered to the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. And itong matindi, the Lord will fight for you, and only you need is to be still. Hallelujah. Isn't it amazing? Grabe to ha, sabi ng Lord, yung nakita mong misery ngayon, hindi mo na makikita yun. Kapatid, alam ni Lord ang misery mo. Ang sinasabi sa'yo, lumayo ka na dyan. Huwag ka dyan. Umalis ka dyan. Ha? Kasi alam mo bakit? Mamamatay ka dyan. Hindi man literally, pero masisira ang pamilya mo, masisira ang katawan mo, magugulo ang buhay mo. Hello? This is one thing that I really like Moses. Lalo siyang lumiwanag in spite of all this. Katulad nyo sa church natin, pansin mo ha, dumating si COVID. No? Nag-panic ba tayo? Hindi. Mas lalo tayong lumiwanag. Bakit? Ginamit natin lahat ng platform para makapag-preach pa rin ng gospel. Amen. Talaga lumiwanag tayo. We stand strong because we are in line together. We are united and we saw what Rev. Ricky have seen our leaders. Nakita nila, nakita natin yung nakikita nila that in spite of all this current situation, there is a world harvest that is waiting for us. Amen. Hallelujah. Do not lose heart. God is making new things. Itong sabi ni Pastor Ramaylin, grabe. Talagang kinaption ko to. Sinabi niya sa akin, do not lose heart. God is making a new thing. To those who do not want to run with you, will not see the finish line God have for you.
Totoo to, hindi. Amen? Yung mga hindi nakakita ng sa panahon ni Joshua, sa panahon ni Moses, yung mga spies na hindi nila nakita na sa kanila yung land of Canaan na yun, flowing with milk and honey, ha? Alam mo ba, hindi talaga nila naapakan. Bakit? Namatay sila sa wilderness. Gusto mo bang mamatay sa slavery mo? Gusto mo bang mamatay sa kahirapan mo? O gusto mo magbago ang buhay mo at maranasan ang freedom at ma-claim mo at maapakan mo ang iyong land of milk and honey? Hallelujah! If you do that, no, kailangan mo lang talaga mag-align ka sa Diyos. Mag-align ka. Kaya ang ganda eh, no? Mas naging brighter siya in spite of all this situation na meron siya. Lalo siyang lumiwanag. Ikaw ba kapatid, lumiliwanag ka ba? Alam bakit siya lumiwanag? Kasi nakita na ni Moses eh. Yung nakita ng Diyos. Ha? Kaya sinabi niya, do not be afraid. Bakit? Kasi nakakita siya ng miracle eh. Di ba? Nakakita siya ng miracle. Pag nakakita siya ng miracle, talaga naman. Tutuloy yan. Mas lalo siyang liliwanag. Kaya sabi niyo lahat, the Lord will deliver us today. You will see the deliverance of the Lord today. Bakit? Kasi Moses has already seen yung nakikita ng Diyos. Kaya pag ikaw nakikita mo ang nakikita ng network leader mo, hindi ka magnuno, mag-go ka at sasamahan mo siya. Alam mo bakit? World harvest. Ha, palakpakan natin ang Lord. He deserves it. He deserves it. Amen? At ang pangalawang B na nagustuhan ko talaga sa character ni Moses. Alam mo ano? Naging bolder siya. Sa nuuna, brighter. And number two, bolder. Alam mo bakit bolder? No, basahin natin to, no? And I will certainly be with you, and this will be a sign that I will be with you. Kung titignan mo yun, parang ulit-ulit, with you, I will be. Alam mo, gusto sabihin ng Lord dyan? Don't worry. I'm on your side. I will fight for you. I will never leave you. I will never forsake you. Go lang. Amen. Alright? Bakit kasi siya bolder, no? Grabe. Ha? Makikita mo naman dyan eh. No? Sabi doon, ito na. Bolder siya kasi alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Nakita niya na kasi kung paano siya iligtas ng Lord. Tingnan mo ha, napaka-bold niya. Hinarap niya si Pharaoh. Ano sabi niya? Let my people go. Bakit napaka-bold niya? Kasi alam niya na hindi siya pabayaan ni Lord. Ibig sabihin, may word of God siya. Meron siyang command at nakita niya na ang rescue plan. Oh. Hello? Nakita niya na ang rescue plan eh. Pinakita na sa kanya ng Diyos. No? Pansinin niyo ha, Moses is even bolder kahit na sinasabihan siya ng negative ng mga tao sa paligid niya. Diba nung unang approach niya, sabi, sige, papahirapan ko yung mga Israelita, tatanggalin ko yung straw nila, pagawa ng bricks. Nagreklamo yung mga tao, ay, dahil sa'yo, nahirapan kami lalo. Hindi nila alam, kasama yun sa proseso nila para magbago sila at maranasan nila ang kanilang freedom. Hello? You can only be bolder, ito ah, you can only be bolder pag ikaw na-encounter mo ang Diyos. Kaya nga, encounter with God is very, very essential. Bakit? Kasi nung na-encounter mo kay Lord, nag-encounter mo si Lord, naka-experience ka ng miracle. Alam mo anong miracle na yun? It's not about raising one from the dead. Yung nagbago lang buhay mo, miracle na yon. Palakpakan naman natin si Lord. Sabihin mo, sa katabi mo, alam mo ba, nagbago lang buhay mo, miracle yon. You're a miracle. Grabe, no? You can be bolder. Ito ah. Ito na. Mas magiging bolder ka pag nakita mo ang buhay ng mga tao sa paligid mo, nagbabago. Amen.
You can only be more bolder if you see that people's lives are being changed. Hindi ka matatakot. Bakit ka matatakot? Magiging mas matapang ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang buhay nito. O, dating durugista, o, ngayon hawak Biblia na. Hello? Yung dating babaero ngayon, reunited na sa kanyang asawa. Isn't it that a miracle? Kaya nga mas matapang ka mag-preach eh. Kaya nga mas matapang ka mag-share ng gospel eh. Kasi you see a miracle. Kaya wala kang gana mag-evangelize. Kaya wala kang gana matin ng cell group. Kasi wala ka pang isang kaluluwang nagbago. You have never experienced a miracle. Kaya hindi ka nag-evangelize eh. Kaya hindi ka nag-a-attend ng mentoring eh. Bakit? Kasi, ang dami mong dahilan. Pangalawa, you have not seen. Hindi mo nakita yung nakikita ng network leader mo. Kaya hindi mo naranasan ang miracle at ang fire ng puso niya. Hello? This is a danger for everybody. Okay? Be careful on this. Alright? Do not be like Pharaoh. Amen? Tama ba pronunciation ko? Pharaoh. Amen? Ano si Pharaoh? Well, sabi niya, I will not let the Israel go. Kontrabida ito. Pharaoh doesn't know that there is a plan already na diniscuss na kay Moses. Amen? Amen? Ang plan, rescue plan. Ito na, there is a big story God is making. And that's the wonderful story of all. Ano yun? The great Exodus, the great deliverance. Eto na, sabi ni Pharaoh, I will not participate. Sabi ni Lord, okay, since you are not going to participate in the greatest story ever told na ginagawa ko, then your character will be not participating in this story. Kaya, 10 plague lang naman ang na-experience niya. Ikaw, gusto mo? Mahirap talaga po yun pag naranasan mo yun. Alright? Do you want 10 plagues para magbago ka? Alam mo, pinakamasakit, ganito. When the firstborn died, nagbago ang isip ni Pharaoh. Sometimes, I don't know, I don't want to say this talaga. Pero I have to. It is very painful. Sometimes you will undergo a very painful experience for you to change your ways. I'm not sure. Maybe I'm talking to someone else here. But I believe in my heart, this is for you. Whoever you are, alam mo ang kung sino ka. If you keep on not participating in the grandeur story God is creating or making, I'm telling you, your character will be not participating. And definitely, kontrabida ka. And definitely, 10 plagues is on the way. But the worst is, alam mo kung ano? Maybe you or your relatives will suffer the most painful experience na masasabi mo na, sana nakinig na lang ako. Don't do that. Don't wait for that. This is a warning for everybody. Kaya if you have a chance now to change, change. Sabi mo sa katabi mo, Lord, magbabago na ako. Alright? Sabi mo sa katabi mo, tabi mo, magbago na me, magbago na rin you. Magbago na tayo. Amen? Yung iba, tignan mo, kahit simpleng ganito, they are not participating. Di ba? Participate lang. Okay? Ito na, pang last na ako. Ayoko na mahaba pa, no? Okay? Napakatindi talaga kasi ito, no? Gusto ko lang to i-stress. Yung mga tao na hindi nagdi-disciples, ha? Huh? Yung mga tao na hindi nagdi-disciple, hindi nakakaranas ng miracles yan. Kaya yan nawawalan eh. No? No? Nawawalan ng boldness. Kaya tawag dyan, baldness, kalbo na. Yeah? Bakit? Eh walang ano eh, baldness sa wakalulu eh. Kalbo, zero. Walang gana. No? So instead na boldness, baldness. Kasi walang puso eh. Walang puso sa mga lost eh. Amen. Amen.
Amen. Okay? So, let's move on. Borderless. Number three is borderless. Okay? Moses saw what God has seen. That is why he became unstoppable to accomplish his calling. Nakita niya kasi. Di ba? Nakita niyo, nakita na Lord. Sabi niya, grabe to. Ang laki to. Ang gandang history nito. Ang ganda ng role ko para sa story na ginagawa ng Diyos. Hige, unstoppable ako. Dumating sa time niya na nagreklamo din siya. Hindi dahil nagreklamo siya because of what he experienced, because of what he heard from the people around him. Nagre-reklamo siya kay Lord kasi yung reklamo ng mga tao sa paligid niya, yun na yung naririnig niya. Kaya minsan, ang mga leader nyo, no, napapagod. Kasi ang dami niyong reklamo. Wala naman kayong ginagawa. Aray? Pastor naman, grabe ka magsalita. True. Yeah, I agree with you. It's true that you don't do anything. Sinabi ng evangelism, nag-evangeligaw ka. Puro ka upusing eh. Amen. You can only become borderless pag nakita mo, alin? Pag nakita mo ang nakikita ng Diyos. Moses saw the great promise of God. At nakita niya na tumawid na sila. Pagtawid nila, they still encounter a lot of conquer, a lot of kings. Tinumba talaga nila. Bakit? They want to what? Expand their borders. Kasi borderless nga eh. God wants to extend your territories. Napipigilan ka lang kasi wala kang ginagawa. David became borderless when he slew Goliath. Ha? Alam mo bakit? Nung pinatay niya si Goliath, yan yung naging ticket niya for his kingship. Amen. Hindi lang yon, tandaan mo to ha. Nung tinumba niya si Goliath, alright, he started conquer Goliath after Goliath, kingdom after kingdom. Ibig sabihin, nilalaki-laki talaga ng Lord ang kanyang border, ang kanyang, tawag nito, nasasakupan. Naging borderless na siya. Saan man siya pumunta, nagiging successful siya. I-conquer niyang nation na to, successful siya. Tandaan mo, pag ikaw mayroon ka nitong borderless spirit, kapag itandaan mo, success will just become a habit for you. Hello, palakpakan naman natin ang Panginoon. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Kahit mahirap yan, gagawin mo pa rin. Kahit hindi naniniwala sa'yo, gagawin mo pa rin. Bakit? Kasi nakita mo yung pinakita ng Diyos sa'yo, nakita mo na successful ka. I have only last few slides left. Grabe, patapos na po. Sino dito ang nabibless? Taas mong kamay mo, Lord. I'm so touched, Lord. Nagbago buhay ko, Lord. Magbabago na ako. Taas mong kamay mo. Alright. Pastor, eto na. Ano yung tatlong B? Brighter, bolder, borderless. Do you have this character? Nakikita mo ba yan sa cell leader mo? Sa network leader mo? Nakikita mo ba yan? Pag nakikita mo yan sa leader mo, pinagpala ka. You are blessed to have your leaders. Pinagpala ka na mayroong ganyang leader. Samahan mo lang yan, supportahan mo yan, mahalin mo. I'm telling you will conquer a lot of souls for Jesus. You will win a lot of souls for Jesus. Huwag mo kasing kalabanin. Alam mo ba, the more mo kinakalaban ang leader mo, the more bumabagal ang pagpapala mo. Because the key to your land flowing with milk and honey is your Moses. That is your modern day Moses, which is your primary leaders, which is your cell leaders. Pastor, bakit naman po FB Live ang title natin? Ang dami mo sinabi. Ano naman yung FB Live na yan? Ganito lang yan. Fire and boldness live. Palakpakan natin ang Lord. Bakit fire and boldness? You've seen how the fire of Moses in his heart serving the Lord unstoppable. Bakit? Ha? Kasi nakita niya yung nakita ng Diyos. Bakit siya bolder? No? Bakit siya bold magsalita? Kasi alam niya, may pangako ang Diyos sa kanya. Ano yun? I will never leave you. I will never forsake you.
Ang sabi ng Lord sa kanya, no, sa Joshua chapter 2 verse 10. Etong matindi. Bakit siya fire boldness? Sabi dito, "Before the spies lay down for the night, she went up on the roof and said to them, 'I know that the Lord has given you this land, and the great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you.'" Ano yung life? Ito yung life. "We have heard how the Lord has dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt." Kapatid, that is how many years ago? Maybe around 60, 70 years ago. Nung nagkocross sila, naka-live pala yun. May nakakita. Are you with me? Are you with me? Are you with me? May nakakita. Kaya tandaan mo to. Alright? Someone is looking at you. Nakikita ba nila sa buhay mo fire or fear? Boldness ba o baldness? Kalbo, wala, zero. Walang output, walang productivity. Yan ba nakikita nila? Sabi ng Romans chapter 10, verse 10, "For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame." Kaya kapatid, whatever it is a business, it is a relationship, it is sa work mo man yan, basta pinakita sa iyo ng Lord na you will come out successful no matter what it takes. The promise of God says, those who believe in Him will never be put to shame. It might be a little bit delayed, but I'm telling you, it is always on time with God. You will come out successful. Kasi your success doesn't depend on man. Your success comes from God. Kaya God is the God who loves to see His children successful and prospered. Amen? Amen? Palakpakan naman natin ang Diyos dyan. Kaya nga napaka-importante, kaya nga, fire and boldness. Kasi importante kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Right? Romans 10:8 says, "The word is near you and is it in your mouth and in your heart." In your heart. Anong ibig sabihin nito? Be careful on the words that comes out with your mouth because there is power on it. Romans 10:8 says, ulitin ko ulit, "The word is near you." Nasaan? Nasa bibig mo at nasa puso mo. Tonight, confess with your mouth the promises of God in your life right now. Confess mo. I give you 1 minute. I give you 30 seconds. I want you to close your eyes and confess the promises of God in your life. Come on. Nasa slavery ka man ngayon, i-confess mo. Bakit wala kang ma-confess? Kasi wala kang word of God. Amen. Sabihin mo, i-confess mo. Come on. Let us be united. Let us be one. Confess with your mouth the promises of God in your life. Tandaan mo to. Listen to me. Be on fire and be bold to declare the miracles Jesus has done in your life. Why? People are watching. When you have a relationship with God, your lives becomes public and the people are watching you live. Ang mga tao sa paligid mo, tinitignan ka kapatid. Alam nila kung rebelde ka sa leader mo. Alam nila if you don't value your leaders. Alam nila kung pabaya ka. Pwede ba magkaroon ako ng private life? I'm telling you, even Jesus. People see how Jesus lived. Kaya sabi niya, come and see. Pinapakita niya talaga. Someone is looking at you now. Someone is looking at you now. I'm telling you, no? Be careful on what you do. They got their eyes on you. Parang kanta, no? Totoo to. Somebody is looking at you. Someone is watching your actions. Someone is telling you, is looking at after you.
Pag naging Kristiyano ka, sabi ko nga, yung buhay mo becomes public. Kaya nga everyone is looking at you. Amen? Let us bow down our head and I want you to just close your eyes. Tapos na po ako. I just want you to close your eyes and talk to the Lord. What have you realized tonight? What are the things na natutunan mo? May boldness ka ba? Meron ka ba? Naging brighter ka ba? Even sa current situation na ito? Mas naging bold ka ba? O scared ka? Are you borderless or you cannot move because you limit yourself? Are you in your land of slavery? A lot of things the Lord has reminded us today. Valuing your leaders, honoring them, respect them, loving them, caring for them. You need to see what your leader saw for us to be united and for us to be conqueror. May pangako ang Lord. Ang sabi niya, nothing will be impossible for them to those, no, sa kanila kasi they are one. Hallelujah. Thank you, Lord, so much for your love. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your mercy. And thank you, Lord, for your anointing. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga sala, O God. We have failed our leaders. We have hurt them, Lord. We don't value them, Panginoon. Sometimes kami pa, Lord, nagtatampo sa kanila. Lord, patawarin niyo kami. Lord, patawarin niyo kami. Lord, we ask for forgiveness. I pray, Lord, that starting today, I will renew my commitment with my spiritual and modern-day Moses. Lord, bless the Moses of my life. Bless him, Lord. Anoint him more, Panginoon. Lord, bless Rev. Ricky and Pastor Mylene, O God. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang pagpapagal, Panginoon, at pagmamahal sa amin. The unconditional love, O God, how they sacrifice for us, Panginoon, yung time nila, yung effort nila, Panginoon, yung pananangin nila, Panginoon, sa amin, Lord. Salamat sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. We pray, Lord, tonight na mas maging brighter kami, Panginoon. Mas maging bold kami, O Lord God, to speak of your word, Panginoon. At mas maging borderless kami, Lord. We will use any means, O God, just to advance your kingdom. Lord, we love you. We worship you. We worship you. We honor you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. For that very wonderful and powerful message from God. Okay. Before I will do the benediction. I have a notes here. Habang nagtuturo si Pastor Mark. So, I catch the message from God regarding about unity. Sabihin po natin unity. Minsan may kinuwento, ano, narinig ko tong kwento na to. Sabi niya, yun daw nagbabantay dun sa mental hospital. Bakit daw hindi natatakot na baka pagtulong-tulungan nila yung nagbabantay doon sa mental hospital? Hindi daw ba natatakot eh, ang daming may tama sa pag-iisip na nandun? Ang sabi nung nagbabantay, tandaan nyo ito, ang mga may tama sa utak, never yung magkakaroon ng unity. Amen. Lahat ng may sira sa ulo, hindi yung kaya mag-unite. Dahil di ba iba ang ginagawa niya. Tapos kanina habang nagsasalita si Pastor Mark, naisip ko, ang bakit ako yung tao, balance siya. Amen? Dinalawa yung mata. Bakit hindi na lang isa yung mata? Hindi na lang dito ang sentro. No? Yung butas ng ilong, gano'n rin. No? Yung ma. Alos, yung creation ni God, may symmetry. Kamay dalawa. Diba? Balance siya. Amen.
Bakit? Kasi kailangan niyan may unity. Without the unity, there will be no balance. Di ba? So yun po yung, kung titignan mo yung normal na pagka-create ng tao, palagi pong ang gusto ni Lord, balance sa living, in the ministry, sa family, palagi yan balance. Amen. Ngayon, iniisip ko kanina, what your right eye can see is different from what your left eye is seeing. Amen. Sabi ko, paano pag yung mata, dalawa lang mata, hindi pa parehas ang nakikita. Kaya they can never be united kapag hindi parehas ang nakikita. So yun po yung binigay na mensahe sa akin ng Panginoon before ko po i-close ito into a benediction. Kapag hindi mo nakikita yung reason bakit si Lord namatay sa cross ng Calvary, kapag hindi mo nakikita yung mata ng Diyos na hindi ka makapagpatawad, sabi nga, nakahang na siya sa cross, pero sinabi pa rin niya kahit anong sakit ang ginawa sa kanya, yung mga pinagaling niya, pinagpala niya, nakuha pa niyang sabihin na kahit binitray siya, nakuha pa rin niya sabihin, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Why? Kasi yun nakikita ng Diyos. Yung nakikita niya, hindi pa nakikita ng tao. Yung nakita ng Amang nasa langit, nakita ng ating Panginoong Yesus. Do you think the Lord Jesus Christ will give himself to die on the cross if he is not seeing what the Father is seeing? Pero alam mo, kahit nakikita ng ating Panginoong Yesus, yung nakikita ng Amang nasa langit, hindi niya inatrasan ito. Bakit? Dahil alam niya, mahalaga ang mag-unite ang puso niya sa puso ng Amang nasa langit. Kaya sabi niya, masakit man ito, Ama. Mahirap ito. Kung pwede, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Pero, your will be done. Bakit? Nakikiisa siya doon sa nakikita ng Amang nasa langit. Ganon din po sa leadership. So, there will be no balance if what the leader can see is different from what the sheep are seeing. Pag nakikita ng shepherd, hindi nakikita ng sheep. Alam niyo, currently everybody knows we are now in Armenia. When God brought us, nandun kami sa valley doon sa isang mountain. Talagang nakita namin yung kakaiba na hindi nakikita sa Dubai. Ang daming tupa nasa valley. Pinuntahan namin talaga kahit ganun ang amoy, gusto kong puntahan. Kasi I want to see yung pwedeng hindi ko pa nakikita about sheep and being the shepherd. Alam mo nung sinabi lang ng shepherd, nang pumasok yung isang sheep, tapos lahat sila sa naka-hilera sila, pumapasok sila isa-isa. Hanggang mapuno yung pen, wala nang natirang sheep, wala nang natirang tupa doon sa labas, pumasok na lahat doon sa bakuran. Tapos nung ginagatasan, nung shepherd yung sheep, hindi umiimik, basta binibigay niya lang yung gatas niya. Tapos nakita ko, what is this? Nakatumpok na gano'n yung balahibo pala ng tupa. Papadala daw sa target, gagawin damit. Isang expensive na damit ang gagawin. Sabi ko, ganito pala yung kung paano nakikita. O nakikita mo ako as shepherd. Amen. Nakikita din kita as sheep. Ganito yan. Sige, dadaling kita sa greener pasture, alagaan kita, ingatan kita sa lamat ng deborer, pray kita, no, gagabayan kita, hindi mo alam kung nasaan ang tubigan, dadaling kita doon para hindi ka mauhaw. Pero in return, when I need the milk, give me a milk. Kung kailangan ko, pagkakailangan ko ng nanlalamig ako, kailangan ko ng damit, give me your balahibo para magkaroon ako ng damit. This is called balance. Amen. You cannot live as we cannot be a shepherd without the sheep. And you cannot be a sheep if you don't have shepherd.
It's a balance. Ang Panginoon mismo pinakita niya yung example na to. Kaya kapag ka hindi ka nakasynchronize sa mata ng yung leader, ibang yung makikita. Kaya kung minsan, alam mo, kung where this Peter failed, he's supposed to be walking all throughout with miracle. Lumalakad siya dapat sa tubig, sa ibabaw ng tubig, dapat naglalakad siya. Pero nung nawala yung focus niya sa Diyos, na-focus siya dun sa storm, dun siya lumabog. Why? Ang nakikita ni Lord, tinitingnan niya si Peter kung paano siya makakaranas ng himala. Yung unang-una nakatingin si Peter sa ating Panginoong Jesus. Kaya siya nakalakad sa himala. Bumigay lang siya nung iba na yung kanyang nakita. So yung miracle giver at saka yung miracle receiver, nagtitinginan sila. Sabi niya, Cam, doon siya nag-fail nung iba na yung nakita niya. Amen. Kaya ko po sinasabi kanina, yung balance about eyes sa mata, pag iba ang nakikita mo, pag sinabing, nakikita ng, sabi ko, gagaling yan, ay imposible yan, pastor. Yun mga hindi nakakaranas ng himala. Mangyayari yan. You know, when I still remember, when we came from GPL Asia sa Singapore, na ang membro siguro ng church na natin, 60 lang. Pag tayo sa Singapore, iba na yung pananaw namin ni Pastora Maylin, iba na yung mata namin. Iba na yung nagigita namin pagbalik namin. Multitudes, thousands, malaki. Darang mangyayari ito pagbalik namin dito sa pagbalik namin sa Dubai. Sabi namin, ganitong gawin na magkoconference tayo sa Dubai. Sabi ng ibang leader, ha? Tapos pag hindi nakita, yung hindi mo nakita, ang nakikita ng leader mo, iba ang pupuntahan mo. Kaya kanina, ini-stress ni Pastor Mark yan. Dito ko po i-close before I will do the benediction. Meron ako nakilalang Armenian. Ang dami niyang alam sa scripture. Pag nag-usap kami, ang dami niya talaga alam, sabi, marunong siya mag-English. Pero ang nakikita niya, hindi yung blessing ng salitang nasa kanya. Ang nakikita niya, yung mali ng maraming mga Christian, bakit hindi sila magiging totoo sa kanilang mga pagka-Kristiyano. Ako nakikita ko, edin gumanap matinong multitudes of souls na maharbe sa buong Armenia. So sabi sa puso ko, Panginoon, we need an Armenian who is on fire. Sabi ko sa kanya, sa'yo mag-uumpisa yan. Bakit? Na yung nakikita mo, na binapakita sa'yo ng Diyos, not to criticize. You must see what God is able, what God is seeing, you must be able to see. Kaya sabi ko, etong nakikita ko para sa Armenia. Igawin mo. Sa'yo mag-umpisa. So bakit? Ibinibigay ko ang mata ko sa mata niya. Etong nakikita ko, siya ibang nakikita niya. Yung sinasabi ni Pastor Mark kanina, he must be able to see brighter. He must be able to see bolder. He must be able to see borderless. Talagang sinabi ko sa kanya yan, mag-i-spread mula rito. Mag-i-spread sa Azerbaijan, sa Turkey, sa Iran. Amen. Sa Georgia, lahat na nakapaligid dito. Sabi ko, mag-start ang fire na to mula sa iyo. Ibibigay ng Panginoon. Sabi ko, do you believe that? Yes, I believe. So, umpisa na niyang makita ang aking nakikita. Why? Without that unity, nothing will happen. You will just keep on seeing these people. Sabi ko, do you see these people na mamamatay sila ng ganun-ganun na lang? Nakikita mo mga tao, hindi sila tumatanggap sa Panginoon. Wala silang Jesus sa kanilang mga puso, although they profess as Christian. These people are the first country to adopt Christianity. They are the first Christian country. But come here, you will see. Amen. Sabi ko sa kanya, dapat pares kami ng mata nito. Kaya hanggang naibigay ko sa kanya lahat ng dapat kong sabihin. Sabi ko, Panginoon, akala ko nagbabakasyon kami, meron pala kami mission. Amen. Why? Sa mata ng isang leader, hindi natatapos ang mission at ang vision
hindi yun natatapos. Bakit? Kapag ka mata mo na, sa mata mo na, nasa mata mo na ang nakikita ng Diyos, hindi ka titigil tumingin kasi lahat na nakikita ng Diyos na plano niya sa mga tao, palagi yung maganda sa ating paningin, lalo na ang kaligtasan ng mga tao wala pa sa kanya. Kaya mga naririto pa na walang Kristo sa puso, tanggapin mo na si Lord sa iyong puso. Huwag mo nang pakawalan ang pagkakataon na ito. Sasabihin mong siya ay Diyos at Panginoon niyang buhay at siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ito nang umpisa ng journey mo. Pag tinanggap mo yun sa iyong puso, ikaw ay tunay na ligtas na. Amen? Can I invite everyone to please stand for our closing? Close your eyes and bow down. Heavenly Father, I thank you. Ikaw, Panginoon, ang nagkaloob ng aming spiritual eyes. Sabi nga po ng awit, I was once lost, but now I'm found. I was once blind, but now I see. Salamat, Panginoon. Loobin mo, O Diyos, na hindi magtapos dito. O God, ang aming nagawang abilidad para makakita pa ng maraming bagay. Lord, loobin mong kung ano nakikita ng leader, makita din, O God, ng kanyang nasasakupan. Lalo na, Panginoong Diyos, ang gusto mong makita namin upang ito ang aming gawin. Because we know, God, we are so limited when we are not able to see. For now, Lord, I pray for this fire of love to come each and every hearts na narito, Panginoon, to be able to do the great commission that you have seen. Ikaw, Panginoon, mismo ang nakakita bago ka pumalangit, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Panginoon, pinagawa mo yon. Hayaan mong, lalo na sa panahon na to, with this time of evidently, there is a real battle. There is a great tug of war. Lord, with these days, O God, anoint everyone, O God, who are here for them to be able not only to see what you can see, not only to see what the leader, what their leaders can see, but to be able to do what you want us to do. To utter, O God, what you want us to utter. I bless everyone here, O God, to equip them for everything what they need, O God, so they may be able to do what you want them to do. What you want us to do, O God, on these last days. Lord, I pray to equip everyone here financially for them to be able to be mobile to do all these things that you have entrusted us to do. Oh God, for every sick people who are not able to walk, I pray for your mighty healing today in the name of Jesus, Son of the living God. And for everything, every sickness that you have in your heart, I am sending an atomic bomb of healing to come upon your body now in the name of Jesus, Son of the living God. I speak healing in your body in the name of Jesus for your body to be able to move, to become God's instrument to reach out many souls and bring them in the feet of Jesus. I thank you, O God. Put a rain down of blessings for every member of this church, O God, that this platform is our launching pad to reach not only where we are, but for the whole world in the name of Jesus. We honor you for blessing us, O God, with all the things that we need, especially our spiritual strength that comes from you alone, O Holy Spirit. This is our prayer with thanksgiving in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Every people of God who are extremely blessed today, everybody say amen. Hallelujah. God bless you. Amen.